naman sa Pilipinas, meron mga mahilig. Meron kahit mga mahilig na magrarally kami. Meron namang hindi. Pero hindi ko sasabihin na yung hindi sumama sa rally, less na sila. Diba? Hindi ko sasabihin na dahil iba yung... Halimbawa ako, tinutulig sa ako ng mga kakamping kasi wala na ako dun sa EDSA. Wala ko dun sa EDSA kasi nasa kasal ako. At yung kasal na yun, mahalaga yun sa akin. Kasi yun yung inuuhan ko habang nagrarally na may placard. So, ako gusto ko lang sabihin, bakit hindi natin marespeto yung mga desisyon ng iba? Basta pagdating sa pagmamahal sa bayan, pare-pareho tayo. At gusto ko sabihin, iba man yung paraan, pero hindi less yung iba dahil iba yung maniniwala nila sa atin. Halimbawa, ang iba, gaya ni Ma'am, kasama ko na nung Roro pa, pero ang iba bago. Ang iba, hindi naman sa akin bumoto noong 2016. Late, adon, last 2 days na lang ng campaign, sa kanilang desisyon sumama sa akin. Gusto mong sabihin, hindi na sila welcome? Pero ang si Father naman? Hindi, pero ang point ko lang, di ba Father? O si Father, mag-aagree sa akin. Ang point ko lang, baka nga hindi sa akin bumoto until 2022, pero na-realize niya na eto pala, yung paniniwala pala nila na way ng governance pareho din sa akin. Sasala ko, sasabihan ba natin sila na hindi kayo dito welcome kasi hindi kayo tunay? Hindi, di ba? Kasi pag gagawin natin yun, bawat election, tado tayo. Di ba? Hindi naman to pataasan ng pride. Hindi tayo yun eh, hindi tayo yung Pilipino, di ba? Bakit nangyari yung EDSA? Kasi nag-shift ng allegiance si Enrile sa kasi Ramos, tapos sinuportahan natin sila. Di ba? Siyempre, mas mahaba yung kwento doon. Marami lang underline. Pero gusto ko sabihin, di ba, ganun eh. So baka yun yung unang step. Hanap tayo ng commonalities eh, yung kalaban nga natin. Kanya-kanyang interest, ano yung commonality? Yung desire for power. Pero kaisa sila. True. Eh, lalo na tayo. Kaya-kaya natin yun kasi ang commonality natin, pagmamahal sa bayan, di ba? Yeah!